So ngayon nasa inferential statistics na tayo. Tapos na tayo sa hypothesis testing. Ayun nga pala, ito nga pala. Okay. So last video pala natin ay hypothesis testing exercises. So ngayon ay inferential statistics na tayo. And then ito ang ating didiscuss. Pag-aaralan pala. Ito pala natin didiscuss. So t-test for independent sample. Two-tailed test. Ano nga bang naalala? Okay. Dito nga pala sa parehong example ni sir ay may mali. Dalawa yung example ni sir. So parang parehong may mali. Hindi, pero tama naman siya dito. Ang mali yata ay ito pala. Hindi, mamaya. Okay. So, inferential statistics. So, statistics lang naman to para so, ito yung type ng statistics na nagbibigay sa atin ng conclusion based dun sa ating data. So, yun lang yun. And then, siya yung magbibigay sa atin ng sagot sa ito. Ito mismo yung t-test. The statistics inferential. Okay. Conclusion. So, inference yun eh. So, meaning nun, conclusion. Basta, yun yung ano, nagbibigay sa atin ng sagot based dun sa ating data na tinetest. So, parametric test. Okay, ano ba yung pagkakaiba ng parametric tsaka non-parametric? Dito sa huling PDF na to, isa lang naman yung non-parametric test. Chi-square lang. And then, halos lahat ay nasa parametric. Kasi ang sabi parametric ay nagre-require ng normal distribution. And dapat ang data is normally distributed. And then dapat pag ginarap mo siya parang naka-bell siya. Pero pag non-parametric hindi siya nagre-require ng normal distribution. Okay. So, we use parametric test kung normal yung distribution. Tsaka yung skewness niya 0 tsaka kurtosis niya is 0.265. Pero yung mismong sakto na kurtosis ay equal dapat sa 0 eh. So siguro ay 265. Pero hindi naman lagi kasi siya nag-i-equal sa mga yan. Kahit nga to, hindi equal yung mean median mode nila. Pero ang sabi, pag normal distribution, kailangan pare-pareho yung mean median mode. Okay, kailangan din yung data ay interval and ratio. Nasa interval and ratio. Ngayon ay t-test for independent sample. Okay, ito yung formula niya. Basta ang sasauduhin niyo lang dito yung unang-una yung formula. And then, ay hindi pala. Ang unang-una pala ay yung pagkakasunod-sunod. Okay. So kasi, pag nabigay yung problem, ano yung unang mong gagawin? Ano yung first step mo? So, maglalagay ka ng hypothesis. The level of significance. Okay. Itong mismo sasauduhin niyo muna. Pagkakasunod-sunod. Kasi pag formula lang yung sinaulo nyo muna, so ilang points lang yun. Pero pag yung process mismo, makakailang points ka sa problem. So yun muna ang sauluhin nyo, yung mismong process nya, yung pagkakasunod-sunod. And then kung ano yung ilalagay sa bawat part. And then yung, syempre yung formula, no? Kahit medyo marami siya. Formula to, applicable siya. Ay, okay. Yun palang mali niya. Naalala ko na. So, itong SS na to. Kasi, given yung standard deviation, ito yung nilagay niya, standard deviation sa SS1. So, dapat yung standard deviation, i-times mo pa sa freedom dito. Ano nga yun? Degree of freedom yun. Ta-times mo pa yun. Dapat. Times ba or i-divide? Basta yun. Wait lang. Saan ba yun? Times or i-divide? Independent. So now we're going to use just standard deviation square. So like for okay, SS1. So dapat tinatimes yung standard deviation. Kung
Merong standard deviation. So, dapat itinatayin siya dun sa degree of freedom. Oh, yeah. Okay. So, yun. Basta dalawang mali sa example. Kasi may dalawang mali yata. Yata. Okay. So, t-test. Ginagamit siya pag meron siyang pinagkocompare tayong dalawang average or mean ng dalawang grupo. For example, ay may dalawang klase. So, hiwala yung average niya. Pinagkocompare natin. So, ang ginagamit natin, t-test for independent sample. May isa pang t-test for correlated sample. Yun naman ay, for example, may klase. Average mo, average ng estudyante ng pre-test, i-compare mo dun sa average mo nung post-test. Ang ginagamit natin yung t-test for correlated sample. Pero pag yung may dalawang grupo or dalawang population, na for example, ay dalawang klase na, pinagko-compare natin yung dalawang average or means nila. So, yun. Introduction ni William Gossett. Yan na. Okay. Okay. So, kalimitan itong ginagamit pag less than 30 yung sample natin. And then, pero nakita ko dun sa table niya, t-test, value table, critical value table. So, hanggang mataas pa siya, nagpas pa siya sa 30. And then, sabi nga naman, large or 30. Okay. So, if n becomes larger, t-distribution comes close to c-distribution. So, pag ang n natin or yung sample natin ay mas mataas na sa 30, siguro ang ginagamit na ay yung mismong z-test, hindi na t-test. Okay. So, yan, degree of freedom, n minus 1 lang naman siya. Nasa formula siya ng variance and standard deviation. So, n minus 1. So, ang sample natin ay 15 students. So, ang degree of freedom natin ay 14. Okay. Pero iba yung ano natin. Iba yung degree of freedom natin dito. Kasi, dalawang grupo tayo. Kaya nangyayari ay n plus n sub 1 plus n sub 2 minus 2. Pero ganun din yan pag n sub 1 minus 1 plus n sub 2 minus 1. So, pag inano mo siya ay yun. Yun din naman ang sagot niya. So, ito yung formula niya. No need to panic. Kasi, ang gagawin mo lang naman ay hahanapin mo yung mga values nito. And then, diretso na siya sa calculator. Okay, yung letter T dun ay yung test niya. X sub 1, X sub 2. Okay, yung mga data niya. Okay, kung ano yung pare niya ay mga grade niya. Ganun. SS sub 1, SS sub 2. Okay, sum of squares pala yun. Minus group 1, group 2. Pero iba yung formula niya. Hindi lang siya pinag-aad niya yung squares. May minus pa siya. So, may makikita. Then, N1 and N2, number of observations sa dalawang grupo. Kaya N1, N sub 1, N sub 2. Then, degree of freedom. Yun lang kailangan yung hanapin. And then, sa data naman, ang mismong binibigay lang naman na sa problem ay ito mismo, yung mga data na to. Okay. So, mas maintindihan nyo naman pag sa example. Basta, sauluhin nyo na to. Pero, dahil wala naman sigurong hindi naman exam talaga. So, pwede namang parang open notes naman. I-refer na nyo na lang dito. So, example ay, okay, the following are the scores of 10 male students and 10 female third year computer science. Okay, alay sa dyan, di ang gula. Nagbigay talaga ng pangalan niya. Okay, so may 10 lalaki at 10 babae. And then, ito yung scores nila. And then, pag-compare natin. So, gagawa tayo ng t-test. So, dalawang grupo siya. Dalawang average ng dalawang grupo yung pinag-compare natin. Kaya ang ginagamit natin ay t-test for independent sample. Okay. So, gustong i-determine niya kung if there is no significant difference between the performance of the male and female in the criminal system. She uses the t-test at 0.05 level of significance. Okay. Okay, kung gusto niyang malaman if there's no significant difference. Ah, okay.
nandito kasi yun eh, sa hypothesis testing. So dun sa t-test, may kakomputing tayong value. And then kung malaki siya dun sa critical value, ire-reject natin yung null hypothesis. Okay, alam niyo yung null hypothesis. Okay, so mas maganda kung solution agad. Okay, problem, ang tinatanong sa problem ay kung meron bang significant difference between the performance of the male and female third year computer science students. Ano ba yung, is there a significant difference? Ibig sabihin, kung magkalapit ba yung performance ng babae at lalaki or hindi. Yun yung significant difference. Kung may, for example, kung may significant difference, ibig sabihin, mas magaling ba talaga tong lalaki na to, itong lalaki kaysa sa babae, yun yung may significant difference. Pero pag no significant difference, ang performance ng dalawang to ay pareho lang. Pero hindi naman kunin mo lang yung mean, ay magpapareho na, di ba? Kasi hindi siya, ano eh, pag kinuha lang yung mean, kahit pareho sila, may kaiba pa rin yung galing nila. Okay, yung hypothesis natin, there is no significant difference. Lagi namang ganito. Kasi ang null hypothesis natin ay equal lagi siya. Okay, pinapantay niya yung, for example, dito, performance ng lalaki-babae. So, yun yung mismong null hypothesis natin. And then, yung alternative hypothesis natin, kukontrahin natin yung null hypothesis nga natin. And then, sasabihin natin sa alternative hypothesis, meron niyang difference sa dalawang performance na may mas magaling sa kanila. So, yun yung mismong their significance. Basta na hypothesis at alternative hypothesis, kailangan yung ma-identify agad. Lagi naman itong there is no significant. Ito ay there is significant. Or pag may mga types na may mga problem na is greater than, mga ganun. Alternative yung is greater than. Ito ay laging is equal. Or there is no significant. Okay, yung next step niya ay hypothesis. Second step ay level of significance. So based on the problem, nakalagay naman kung ano yung level of significance. So ito yung alpha natin, kung saan limit ba, kung ano yung limit natin sa, may maganda kasi dito, ano, ito. Ayan, ito yung nagsiset ng limit, ito yung alpha natin. So pag 0.5 siya, ibig sabihin, pag 2-tailed siya, i-divide mo siya sa dalawa. Okay, take 2.5 dito, and then yung sa gitna ay 0.95. Kung nandito sa loob, ay hindi natin i-reject yung null hypothesis. Pero pag nasa labas siya, pag mas malaki siya sa value na ito, ito kasi yun. So, makaman dito kayo. So, itong alpha na to, ginagamit ito para makuha natin yung critical value sa t-test na table. And ito yun, c-table for critical values. Ito, meron ako ditong t-test. Table, ano nga ba, meron ako dito, ito. So, kailangan nyo dito mag-refer. Okay, kung ang nakalagay ay 0.05 na level of significance, so, hanapan nyo itong critical values. And then, dahil siya ay two-tailed, nandito siya sa 0.975. Pero meron ditong, ito, page 12. Ay bago mag z-test, yan, meron siya 0.5. Iba kasi dito sa internet, hiwalay siya kung, kasi pag 2-tailed siya, dinidivide mo pa siya sa 2. And then pag 1-tailed, diretso na yun. So, ano ba to? So, ito yung critical values natin. Wait lang. 0.5. Sa pagkuha nito ay, kailangan din natin ng degree of freedom. So, ipagpa-plus natin kung ilan yung number ng population. Okay. So, meron tayo dito ting 10, di ba? So, 10 plus 10 minus 2, 18. Kasi ito yung formula niya. N sub 1 plus N sub 2 minus 2. So, kung ilan yung nasa group 1, group 2, and then minus 2, and then 18. Yung kasi yung mismo formula niya. Degree of freedom.
And then, so 0.05 yung level of significance niya. And then, degree of freedom niya 18. And then, refer kayo dun sa table. So, ano? 18. And then, yan. 0.5%. 18. So, 2.101. Tama ba? 2.101. Yun yung critical value. Yun na yung mismong critical value natin. So, ngayon, pag na-compute natin dito sa t-test, ay mas malaki dito. I-reject natin yung null hypothesis. Ito yung susundin natin yung alternative. Pero pag mas maliit siyang value, retain tayo. So, ibig sabihin, there's no significant difference. Okay. Anong boss ko? So, dapat, sabi din dito, inaano siya yung absolute value siya. So, kung ang na-compute natin sa t-test ay negative, iaano natin siya. Gagawin natin siya positive. So, yun din naman siya. Ano? So, negative. So, ito kasi yung critical value natin pag two-tailed. So, dalawa siya. So, pag nasa negative siya, pag ginawang positive, kaya din kasi, symmetry siya, pantay lang siya. Okay. So, mas maganda pag positive nyo na lang. Ganyan din naman yung result. Kahit siya ay negative 5 point, ganun, reject pa rin yung null hypothesis natin. Kasi mas malaki siya dun sa negative na critical value. Okay. Next, okay. So, compute the t-value using t-test for two independent sample. So, lalagyan nyo lang muna yun dito yung score niya. Itong x sub 1, x sub 2, kinuha lang dito. Sa score nila dito. And then, kukunin nyo yung sum niya. So, pag pinag-add yan lahat, 258. And then, sa female. So, dahil namin pinag-compare tayo ng male at female. So, pag plus nyo lang to, ito na yun. Copy nyo na lang kung ano yung symbol. Summation of x sub 1. So, ibig sabihin, sum ng x sub, lahat ng values ng x sub 1. So, ito. And then, ito. Itong mga values na to ay i-square nyo. So, 28 times 28, 7, 8, 4, 24 times 24, 5, 7, 6. And then, ipag-a-add nyo siya. And then, ito. Summation of x sub 1 squared. Sum of squares. Hindi ito galing dito, ha. Ito ay hindi galing dito. Yung ibig sabihin ko, 258 times 258. So, wag yun. Ibang lalabas dyan. So, ito ay galing sadya dito. So, sum of squares dito. Ganun din dito. And then, meron na tayong sum nitong x sub 1 tsaka sum nitong in square sa pareho. Ngayon, kukunin natin yung sample natin, yung size. So, may tig-sum po silang estudyante sa male at female. Ngayon, kukunin natin yung average niya. So, ito yung mali dito sa computation. Ano? Kasi ito, ang ibig sabihin nito ay average ng lalaki. Score ng lalaki. So, ito yung average din. So, 258 divided by 10. Dapat to ay 25.8. Okay, 25.8 dapat to. And then, ito ay 15.6 dapat to. So, dito palang mali na. Pero, tama naman to. Pag sasolve ng sum of squares. So, ilalagay nyo lang naman dito. Itong formula mismo. Copy nyo na lang. Or sauluhin. Pero, ngayon naman na walang pasok ay open notes naman. So, i-refer nyo na lang dito. So, ito ay sum of square. So, ito lang naman yun. Minus itong 258 square. I-square nyo siya. 258 times 258 over kung ilan sila. So, ito yung SS1 ay based dito sa mga lalaki. And then, SS2 ay dito sa mga babae. Kahit i-calculator nyo na lang to. 7356, so galing siya dito, sum of squares. Itong 258 ay galing dito. Dapat siya ay may, kita niyo yung square na to. Dapat ilalagay niyo yan. And then,
over kung ilan sila. So, kung ito ay 15, 15 dapat ilalagay nyo kahit magkaiba sila. 15, 15 na tapos din. And ito na yung SS1 tsaka sa SS2. Pagkatapos nun ay ready, pwede nyo na siyang i-substitute sa formula. So, ito nga ay mali. Mali ito, mali, 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 mali ito. Dapat ay 25.8. Ito lang, sub ko. So, 25.8 dapat siya. Minus 15.6. And then, square root of... Tama naman itong 699 tsaka ano? 699 tsaka 518. So, 699.6 plus 518.4 over 18. Tama ba yung 18? Okay, ito yung degree of freedom. Ang base lang dyan siya. Ito yung sample ng pareho. And then, 110 over 110, plus 110. Okay, 1 over, kung ilan yung sample nung una, tsaka ano. Ako, parang mali yata ako naman. Nagkamali na ako. Basta mali ito. Kung ano yung makompute nyo dito, yun na yun. And then, pero, parang tanda ko yung rejected pa rin siya. Kasi mas malaki. Less than? Less than ba ang lumabas na? Wait nga na, computing ko nga. Skip nyo na lang. So, 25.8 dapat siya minus 15.6. Square root ng, hindi ko kasi nalagyan kagad ng ano, ito nakalimutan ko. Nalagyan ko lang ay itong parenthesis sa taas, so baka magkamali pa dun. 699.6 plus 518.4 tsaka over 18, 110 na plus 110. Sa diretsyon na yun sa calculator. Sa labas ay 2.77. So, dapat hindi siya i-re-reject. Hindi. Oh, dapat may significant difference siya. Kasi 2.7. Okay. Hindi. Pagkatapos pala nitong compute, lagay nyo itong decision rule. So, copy nyo na lang to kasi pare-parehas lang naman yung decision rule. Ano? So, kung mas malaki yung na-compute yung value dun sa critical value, which is ito. Itong 2.101 galing sa table. So, pag mas malaki yung na-compute nyo dito, reject nyo yung null hypothesis na walang significant. So, pag mas malaki siya, ibig sabihin may significant difference. Okay. May magkaiba yung performance nila, hindi sila pareho. So, ang conclusion, ganun lang din naman siya. Gusto niyo dito na lang din mag-base. Sabi, since that the computed value of, dapat to ay 2.77 is greater than the tabular value of 2.101. Okay, ito yung critical value at 0.05 level of significance with 18 degrees of freedom. Kinakompleto lang. Ito lang naman yung kinakopy ko lang din. So, the null hypothesis is rejected in favor of the research hypothesis. Is accepted. Ba't kaya ganun? No? The null hypothesis is accepted in favor of the research hypothesis. Bakit in favor pa rin ng research hypothesis? Favor pa rin pa ba na-accept na yung null hypothesis? In favor of research? Ba't naging in favor siya? Baka hindi na ako maalam ng English. So, dapat the null hypothesis is rejected dapat in favor of research hypothesis. Yun, pwede yun. Is rejected in favor of research hypothesis. So, this means that there is a significant difference between the performance of the male third year. So, even that the average score of male students of 2.58 is greater than the average. Oh, ang average nga nila ay 25.8. Oh, tapos sa babae ay 15.6. Sobrang laki ng
pinagkaiba ng average nila. Pero bakit may wala pa rin significant difference? So mali yun. Dapat may significant difference to. Nagkamali lang siya dito. Ang laki-laki ng values nito, 28, 36, 34. Tapos ang average niya na 2.50. So mali siya. Mali yung kanyang average. So yun yung mali niya sa first. Yun yung may mali sa problem 1. Sa problem 2 ay, sa example 2, okay. So may standard deviation tayo dito. Pero sabi dito sa dito sa t-test for independent sample. Meron ako dito nakita ano eh. Okay. So ito. So t-test can be used not only if n is less than 30, pero pwede daw sa malaki. And if the population standard deviation is not null. Standard deviation yung ano dito eh. Standard deviation. Baka hindi to population. Pero kakasabi lang na hindi known yung standard deviation. Pero meron din siyang formula pag ano yung standard deviation. Pag given yung standard deviation. Pero sa pagkuha nitong SS, ito lang naman yun eh. To compare the battling bridge. Okay, the hypothesis that RAR review center has a better track record than GTH. Use the 5% tendency. Okay, greater than or less than to. Hindi, greater than. So, siya ay one tail dapat. Yun lang para sa aking, yun lang aking, ano, iniisip ko lang. Ay, hindi iniisip ko. Wala lang, isip ko lang. Pero hindi ako sure kung tama ako. Pero dapat one-tailed lang to. Kasi greater than. Hindi naman pinag-compare kung ano. Kung hindi equal. Okay. So, sinasabi dito na ang hypothesis ay mas magaling mismo. Okay. So, dapat greater than. One-tailed lang siya. Focus lang tayo sa isang, sa kalahati ng distribution. Okay. So, null hypothesis has the same track. So, sabi ko nga null hypothesis lagi ay equal lagi siya dun sa parang siya sabi niya equal lagi yung pinagko-compare. And then yung alternative hypothesis ay meron difference or may mas magaling, has a better track record. Adalwa pa lang review center ang pinagko-compare dito. Okay, may sample size na 10-12, mean rating, okay, yung average niya, then standard deviation. So yung standard deviation siya yung value na kung gaano kalayo yung mga values sa mean. Okay, yung mga data sa mean. Yun yata yun. Level of significance, 0.05 and then 2.06. Critical values. Kasi merong hiwalay kasi pag ano, pag 1-tailed tsaka 2-tailed. Pero ang ginagamit lang nila ay, paano yun nandito? Yun na yun. Okay. Bahala na. Pero ang nandito ay ano, sabi dito eh, for two-tailed to eh, two-tailed test. Pero may one-tailed sila, para sa akin, may one-tailed sila na, may one-tailed na example. Sige, dyan na. So, yun pa rin yung critical value natin, degree of freedom natin. So, may sample tayo dito, ang sample size. Sample yung in-interview, for example. Yung isa naman ay 12. So, 10 plus 12 minus 220. So, refer nyo na lang doon. 20 tsaka 0.05. 20 tsaka 0.05. So, 2.086. Dapat 1-tailed to. Yun na yung pinaglalaw. Sa 2.086. Pero lagi nang, pero 2-tailed naman siya sa lahat. Kahit naman to. Ay, hindi. Wala pala din. Basta, basta pag ang nakalagay sa problem ay not equal, two-tailed yun. Pero pag may nakalagay na greater than or less than, one-tailed yun. Kasi pinagkocompare mo na mas mal, yung makocompute mong t-value greater than sa do sa critical value. Eh pag not equal, greater than or equal, maalin. Greater than or less than, maalin. Okay. Parang haba akong nagsasalita dito. Okay, nandito na ba tayo? Standard deviation, plug in the formula. Okay,
dito sa SS or sum of squares. So iba yung pag-compute natin dito, diba? Diniretso na yung standard deviation dito. Okay. Dun sa sum of squares. Malito. Okay, malito. Kasi dapat itong standard deviation, i-multiply mo pa sa degree of freedom. Yun yung nandito sa video ko. Dito, nandito yun sa video. For sum of squares 2, I find the sum of squares of 11,875. Denies so now that we have those four numbers, I can just plug them in right there and find out what the pooled variance is. The pooled variance in this case is 401.74. Ah, okay. Your question so, might be a little bit different. You might... nung bawat grupo, nung isang grupo, o saan man. So, yun yung mali doon. Oh, mali na to. Okay. 11.71. Sobrang layo naman. Okay, pwede nyo escape. Computing ko lang tayo sa... Nako. Nako, sayang mo lang pala oras. Basta mali ito. Okay, kailan nyo muna tong kung kayo, gusto nyo, ano, compute nyo na lang. Tatimes dapat yung standard deviation sa degree of freedom dito, sa 20. Ay, hindi. Sa 10 tsaka sa 12. 10 para dito sa 6.2 tsaka 12 para sa 7.1. Then, ito yung kung ano yung lumabas dito sa dalawa. Yan, dito nyo ilalagay. Decision, rule, pareho lang naman siya. Greater than or equal. Ano, dapat mas malaki yung p-computed natin dun sa critical natin. Sa critical value kasi, pag 210 plus mali siya, positive, negative. Kasi dun sa, ito. What is testing niya? Okay. So, critical value natin, pwede siyang positive, pwede siyang negative. Kasi, pag natin naman natin to, positive to nandito, then negative. Okay. So, pag one-tailed siya, yun. So, dapat greater than less than. Pag one-tailed siya, nandito lang yung hati. Ito lang, dito lang siya focus. Yung critical value niya, positive lang, hindi negative. So, kung lumagpas man yung t-value, greater than. Pag hindi, di mas mababa or ano. So, pareho lang ng decision rule. Then, conclusion, kopyahin nyo na lang din. Kung mas malaki yung na-compute dito, edi may significant siya. Pero pag wala, edi wala siyang, retain natin yung null hypothesis. Pag mas malaki, rejected. And then, yun sa last, ano, i-specify nyo nyan. So, this means that our review has a better track record than JTH Review Center. Kasi nga, mas malaki yung na-compute nating value dun sa ating critical value, which is 2.086. Pero pag na-retain natin, so, for example lang na mas maliit yung value na kuha natin dito. Okay, since the value of ganun is less than the tabular value of 2.86, okay, so the null hypothesis is accepted. No, yun na yun. So, this means that our review center has the same record. Accepted natin itong null hypothesis. Copy na lang ito. As the same record. So, yun na yun. Then, practice exercises na lang tayo. Boom!